Magandang araw mga kaibigan. Narito na naman ay ikawalong kabanata ng ating kwentong The Billionaire's Adopted Daughter. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Binayo na naman ang napakalakas na bagyo ang Leyte. Maraming tao ang na-stranded ng lahar at baha. Marami na naman ang patay. Libo-libo na naman ang nadagdag sa evacuation centers. Ang mga pamilya na noon ay may bahay pa, hindi pa nakabangon sa lahar, ngayon ay kagaya na rin ng mga naunang nakatira sa evacuation centers. Ang kanilang mga tahanan ay nasa ilalim na ng lahar at tubig. Maghapon at magsi Sofia sa kanyang trabaho. Siya ang nangasiwa sa pagpapakain sa mga nasalanta. Tinitiyak niyang maunang malagyan ang sikmura ng mga bata. Sofia, wala ka bang balak umuwi sa Manila? Hindi ka na nakakapagpahinga ah. Ikaw na lang ang natitira sa first batch. Dapat ay kahapon ka pa op. Pinalalahanan siya ni Sheila, isa rin social worker na kabilang sa second batch na dumating sa Leyte para pumalit sa first batch na kabibilangan nga ni Sofia. Oo nga eh, matamlay ang sagot ni Sofia. Ang totoo, kahit parang mamatay siya sa pagod sa trabaho, sa Leyte ay mas gugustuhin niya magtagal dito. Dito ang kalaban niya ay trabaho lamang. Walang sumisigaw sa kanya, walang nagmumura, walang nagagalit, walang tumitingin sa kanya ng matalim. Para sa mga nasalanta, ang mga social workers ay mga anghel, mga bayani, hindi kagaya sa mansyon ni Doña Martina at Carol. Puro na nga siya trabaho doon dahil sa mga utos ni Carol, sagana pa siya sa mura, sigaw at galit. Pero alam niyang lalong nagningit-ngit ngayon sa kanya si Carol. At paano kung apektado na ang pinagbubuntis nito dahil sobrang inis sa hindi niya pagsipot. Mamayang hapon ay babalik na ako sa Manila. Sheila, sabi niya. Mabuti naman. Magtulog ka doon, kumain ng husto, bumawi ka ng lakas. Para naman handa sa susunod nating pakumbaka. Alam mo na, tayong social workers ay kailangan malakas para makatulong ng husto sa mga apektado ng mga kalamidad. Nais niyang matawa. Kung sa bahay ni Nana Aurea siya uuwi, talagang makakabawi siya ng husto ng lakas. Hindi talaga siya pinakikilos Nana Aurea kapag alam nitong galing siya sa isang disaster area. Alam kasi ng matanda na walang pahinga kapag nasa gitna sila ng kalamidad. Nakulang pa nga ang kanilang lakas para gampanan ang lahat. Ang kaso, kailangan ay kina Doña Martina siya umuwi. Hindi pa rin tapos si Carol sa paglilihim nito. Nagalit nga ito nang ayaw niyang papigil noon sa kanyang call of duty. Ang gusto ni Carol, magbakasyon na lamang muna siya sa trabaho habang siya naglilingi. Pero dito nagmatigas si Sofia. Dito niya hindi pinaobra ang kapritsyo ng kaisa-isang anak ng taong kumukulong sa kanya. Para sa kanya, hindi na niya dapat isakripisyo para sa pagbubuntis ni Carol ang kanyang trabaho. Ang commitment niya sa mga taong nangangailangan ng tulong. Isa siyang social worker, hindi siya dapat magpahinga o magbakasyon. Sunod-sunod ang mga kalamidad sa bansa. Walang pa nga kanilang grupo para mapagsilbihan ang mga nasalanta. Kahit pinagmumura siya ni Carol sa hindi niya pagpayag, sa kagustuhan nito ay hindi siya natinag. Umalis pa rin siya. Kahit nagalit si Doña Martina, kahit maaaring na triple na sa dati, ang galit sa kanya ni Sander, pinili pa rin niya ang kanyang trabaho. Ang punto niya, priority niya ang pagbubuntis ni Carol, pero mas priority niya ang kapakanan ng mas maraming tao. Halos madilim na nang dumating si Sofia sa mansyon ni Doña Martina. Ang nakasulubong niya sa pintuan ay si Sander. Kumusta si Carol? Kahit parang babagsak siya sa pagod, sinikap niya makangiti sa lalaki. Laging aburido mula nang mawala ka. Kumusta mga tao sa Leyte? Matagal siyang napatingin kay Sander. Tinatantiyan niya kung galit ba ito
Nangungutya o ano? Seryoso ang mukha ng dati niyang nobyo. No, I'm honest in asking. Nakita ko sa TV kung gaano kalaki ang damage. Maraming tao ang inanod ng lahar. Hindi lamang kabuhayan ang nawala, kundi mga pati buhay. Para siyang napangat sa lupa. Muli siyang naniwala na kahit may mga pananaw sa buhay, si Sander na tinutulan niya, basically, ay isang mabait na tao pa rin ito. May puso, may konsensya. Saglit na isip niya, hindi siya nagkamali ng lalaking minahal noon. Si Sander ay karapat dapat. Pero kaagad siyang nagising. Sa katotohanan, sa kasalukuyan, sina Sander at Carol mag-asawa na. Magkakaanak na nga. Pinagalitan niya ang sarili. Napahiya ng lihim. Nakakaawa talaga ang mga taga-Leyte. Pero tingin ko naman sa kanila sa survivors. Nakakabangon sila, Sander. Basta mabigyan lamang sila ng suporta at pagkakataon. Right now, we're more concerned sa kanilang pagkain at kalusugan. So far, okay naman. Salamat at may mga katulad mo. Nakikinsipat siya talaga ng gusto. Tapat naman ang pagsagot niya sa lalaki. May kinuha si Sander sa bulsa ng polo nito. Cheque. Ito iniabot niya kay Sofia. Sa tamang pagkakawang gawa ay okay ako. Kasali ako. Eto. Sana'y makatulong na rin ang 50,000. Sa iyo ko na ito pababahala. Habang tinatanggap ang cheque ay nangingilid ang luha sa mga mata ni Sofia. Naalala niya noong kung paano sila nag-away ni Sander. Nasa magkabilang panig sila. Siya sa likuran ng mahihirap sa lupang pangako. Si Sander tutol sa kanyang paniniwala. Tingin niya noon sa dating nobyo, isang mayaman na walang puso at isip sa mga kapos. Ngayon, malinaw niyang nakikita ang kababaan din ng loob ng lalaki. Marunong ding maawa. Hindi nga lamang sa lahat ng pagkakataon ay konforme itong tumutulong. Pero may bahagi pa rin pala itong malambot. Salamat! Halos hindi lumabas ang kataga sa kanyang bibig. Mahinang-mahina kanyang boses na nanginginig. Kaya mo bang matwiran kay Carol? Galit na galit siya dahil 3 araw kang nawala. Don't worry, ako na ang bahalang magpaliwanag sa asawa mo. Nalibago siya sa tono ni Sander na mahinahon. Naisip niya dahil naapektuhan ito ng nangyari sa mga tao sa Leyte, kung kaya hindi nakuha magalit na katulad ni Carol. Teka, mabuti pa siguro ay huwag ka muna magpakita sa kanya. I'll talk to her first. Magagawa ko siguro ng paraan na mawasan ang galit niya sa iyo bago ka humarap. Napumaang si Sofia. Hindi siya makapaniwalang hantaran ang magmamalasakit sa kanya, si Sander. Hindi siya nakapagsalita. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Inianaan niya si Sander sa sinabi nito. Pumasok ito sa silid nila ni Carol. Hapos siyang umupo sa malambot na sopa sa salas ng mansyon. Kung maaari nga lamang ay matulog na siya. Kahit gutom, parang hindi niya kayang sumubo ng pagkain sa sobrang pagod ng kanyang katawan. May sandal niya ang likod sa komportabling sofa. Namigat ang talukap ng kanyang mga mata. Tangay na siya ng pagod at antok. Kaya hindi na rin niya namalayan na nag-aaway na pala sa silid sina Carol at Sander. Masyado ka namang halata. Dumating dito ang babaeng iyan. Ito ka at pinangungunahan mo ng pag-i-explain kung bakit hindi siya kaagad nakauwi. Kesyo naniniwala kang mas dapat niyang unahin ang mga tao sa lahar eres na yon. Ano naman ako? Gil na gigil ako sa kanya. Ang laki-laki ng utang na loob niya sa amin. Ito ang ganti niya. Wala siyang utang na loob sa mga taga-Leyte. Kung may trabaho man siya ngayon, kung naging social worker man siya ngayon, yan ay dahil sa pera namin. Kaya dapat lang sumunod siya sa kagustuhan ko. At ikaw, asawa kita, pinagbubuntis ko itong anak mo. Bakit mag-iba na ang ihip ng hangin sa'yo? Nangingibabaw na naman ba ang pag-ibig mo sa kanya? Nakalimutan mo na ba na baliwala ka? Pinagpalit ka lamang sa lupa. Mahinahon si Sander. Tapos na yung nakaraan namin, Carol. This time, I just want to be fair. Tayo na lamang ba ang hindi naawa sa mga nasalanta?
Muna ni Sophia ang kanyang trabaho. Dahil tawag iyon ang tungkulin. Hindi ko inaalis sa iyo ang magalit. Pero dahan-dahan na lang sana muna. I just saw her. Namumutla sa pagod. Umayat. Nanlalalim ang mga mata. Easy ka, Liwik. Tumindi ang selos ni Carol. You still love her? Naawa lang. Kahit naman gaano ang galit natin sa tao, may pagkakataon na tayo ay maawa rin. Kahit naman wala akong pagtingin sa kanya, hindi ibig sabihin na bulag pa rin ako sa hirap ng isang social worker. Sinisikap ni Sander na inunawa siya ng spoiled na asawa. Alam mo bang napaka-inconsistent mo? Kaya nga panatag na ako na pabalikin mo na siya rito. Dahil nakita ko naman na ako na ang mahal mo, lalo nang magbuntis ako. Nakita ko, hindi mo siya hinahanap-hanap. Ngayon ay iba. Iba ang nakikita ko sa mga kilos at pananalita mo. Si Sophia, ayan pa rin pala ang mahal mo. Not even my baby can make you forget her. Nag-ihistira na sa galit si Carol. Nagsisimula nang mabahala si Sander sa inaakto ng asawa. Carol, stay calm. Masama sa bata yung pagka-emotional mo. Mataas ang blood pressure mo. Remember? Kaya masama sa'yo ang magalit. Ma-upset. Lagi ka na lamang nagagalit. Kapag wala ang pinaglilihinan mo, galit ka. Kapag nandyan, mas galit ka. Ano ba ang dapat namin gawin? Sino ang hindi magagalit? I found out you're cheating me. Tuwang-tuwa ka siguro. Nang siya pa ang pinaglilihinan ko. Ano? Palihim nga lang. Imagine na kasama mo sa isang bubong ang mahal mo. Libre kayong mag-usap. Magtitigan. Malay ko kung ano pa ang ginagawa ninyo. Siguro pinasok mo siya sa kanyang silid. Maybe you already made love to her. Ilang beses na, ha? Ang galing ninyong magtago. Sana inahuli ko kayo sa akto para binaril ko na kayo. Carol, please! Hindi na malaman ni Sander kung paano papayapain ang asawa. Tarantang pumasok sa silid nila si Doña Martina nang marinig ang pag-histeria ng anak. Carol, Sander, ano ba to? Mama, tulungan niyo akong kalmahin siya kung ano-ano na pinagsasabi niya. Totoo mga sinabi ko, Mama. Iyang ampunin niyo at itong asawa ko, nagmamahalan pa rin. Hindi maikaila ni Sander na mahal pa rin niya si Sophia. Tama na, anak. Totoo man o hindi ang sinabi mo, hindi ka naman talo. Dahil ikaw pa rin ang tunay na asawa. Hayaan mo, yan namang si Sophia ay maaari nating paalisin dito ngayon din. Kaya lang naman naririte siya ay dahil nga sa paglilihim mo. Ano ba ang gusto mo, anak? Ngayon din ay paalisin na natin si Sophia? Oh, Mama! Kahit pinaglilihinan ko siya, ngayon ang bustado ko na ang asawa ko, mas gugustuhin kong may tapon sa pinakamalayong lugar ang Sophia na yan. Ngayon din! Sa salas, ang patang-patang si Sophia ay nanghihimbing na nakasandal sa supa. Si Doña Martina ang galit na gumising sa pagod na social worker. Hoy, Sophia! Idilat mo mga mata mo! Tumayo ka! Nila na niya ang naalimpungatang dalaga. Lumayas ka na dito! Lahat ng damit mo, dalhin mo na at huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang magpakita rito. Layuan mo na ang kahit anino ni Sander. Kung hindi, ako ang kalaban mo. At sinasabi ko sa'yo, masama akong kalaban. Mas nakakatakot ako nakaaway kaysa kay Carol. Kaya huwag ka lang magtangkang mag-interest pa kay Sander. Litong-lito si Sophia. Antok at pagod ang humaharang para maunawaan niya kaagad ang mga galit na salita nang kumukup sa kanya. Mama Martina, ano po bang kasalanan ko? Ang kasalanan mo? Nakakahiya ang kasalanan mo, Sophia. Isa kang masamang babae. Napailing si Sophia. Sanay na siya kay Carol na makarinig ng mga salitang salat sa katotohanan. Pero masakit ang sinabi ng Donya. Itong matandang kumukta sa kanya, nagpalaki sa kanya, nagpaaral, at gusto naman niyang mahalin at igalang habang buhay, bakit siya pinabibintangan? Nakita niyang sumugod na si Carol sa salas, at kung hindi ito naawat ni Sander, ay tiyak na nasa bunutan na siya. Malandi, lumayas ka na dito! Napatingin siya kay Sander. Gusto niyang humingi ng paliwanag dito. Maaaring alam ni Sander kung bakit ang mag-ina ay nagagalit sa kanya.
Sige na, Sofia. Umalis ka na. Ako na nagsasabing wala tayong ginawang masama. Mali ang hinala nila. Hindi mo ako inakit. Hindi kita tinukso. Umalis ka na. Palagay ko ay tapos na ang pagliling sa'yo ng asawa ko. Selos na naman ngayon ang umiiral sa kanya. Kaya dapat ka nang mawala dito. Go! Bago ka masaktan. Mahirap pagilan ng lakas ang buntis. Baka may mangyari sa anak namin. Bilisan mo na. Huwag mong payagan na ikaw pa ang maging dahilan ng miscarriage ng asawa ko. Nanginginig ang buong katawan na pumasok si Sofia sa kanyang silid para madali ang madampot ang kanyang mga gamit. Ilang saluhang nagmamadali siyang lumabas sa mansyon para siyang robot na naglalakad sa malapad na kalye ng subdivision. Bitbit ang maleta at hawak ang ilang pirasong damit sa isang kamay. Para bang hindi na naiisip na dapat ay pumarat siya ng tricycle o taxi. Para bang hindi niya alam ang gagawin. Kung saan siya pupunta. Resulta pa rin ba ito ng sobrang pagod at puyat sa pagsiservisyo niya sa mga nasalanta sa lahar? O bunga ito ng biglaang pagpapalayas sa kanya ng tatlong tao sa mansyon? Alang-alam niya, sinunod lamang niya kung ano makabubuti kay Carol. Hindi niya maintindihan talaga kung bakit nagalit sa kanya si Carol. Nagalit si Doña Martina at nagalit na rin sa kanya si Sander. Ang mga sakay ng nakasalubong sasakyan ni Sofia ay napapatingin sa kanya. Nagtataka at gusto nilang maawa.